sagat kayong pagsalag kana ro. Yeah. At bis taman kasi lang si Itro. Sugod sila sa munaw. Muna siya, what fish is this? Frog fish? Nandili mo po. Ayun, lagi makaw na doy. It's poison. No? Wala na, dapwa. Mama na po mong atol ang nanguan. Tinawa sa buong ito. Hmm? Hindi siya lapu-lapu? Gamay. I put na buwi pa siya, mag-swimming pa. Oh my gosh. I put salt. Mabuhi pa ka siya sa normal water with the salt. Pwede pa na. Ha? Ansa? Sorry, fishy. Nay, asa na? Ah, okay, I see. Pwede siyang isda, ah. Comment. Hello everyone. So on the way kami sa town, may kukunin lang ang lola nyo bago umuwi mamayang hapon back to Manila. So on the way kami sa town ni brother, pero hindi ko na na-videohan lahat. And then after that, pumunta kami sa bahay ng auntie ko. Ngayon ka, Amdik? Ngayon ka, Amdik? Ngayon ka, Am? Ngayon ka, Didik? Didik! Asa ron? Ako iba. Hawa ka ng gamay. Ay, inay ninyo. Sara man ikaw to. Limang ko. Ano, mga ibo. Ay, inay ninyo ko. May nalang ispat ako sa... Dagan ro. Aso. Kisa mo pong ka na. Ako lang nagato ako igagaw. Bibi. Agi mamak na mamak. On our way to city, okay, nasa bus na po ka ni mama. Ayan, aircon pa more. Ito na yung dahilan kung bakit nagkasakit ako. Char. So, sabi ko kay mama, yay, on the way na tayo sa city. At nakasabayan namin yung pinsan namin at tita ko din. Pero hindi ko na na-videoan dahil na-busy na. So, ayan ang ating pa-view. I think this is around Shaton pa ata to. So, yeah. At si mama lang ang maghahatid sa akin kasi ang mga tao sa bahay puro busy, may pasok ang kapatid ko. And then ayan, it's 1:42 and ang flight natin is 6 PM pa. So maaga pa rin kami ni mama, kaya sabi ko mama, samahan niya ako kasi may bibilin pa ako dun sa Dumaguete. So naggrocery lang kami ng importante lang, sure importante. Yung kailangan lang ni mama. Pa snack lang. Back.
So this is the story now, na-change yung seat ko. Actually, wala akong seat. As, dapat 15B ata, yun. So nagpa-change ako guys sa booking area, I mean sa check-in area dahil may menstruation ng lula nyo at sobrang sakit na ewan ko na parang napupupo or sa puson lang siguro. So ayun, na-change ako sa 2C. Sobrang lapit ko lang sa pintuan tsaka sa CR, which is so good. Best experience ever. And yeah, it's my third time or second time to ride with Cebu Pacific. So we are here, arrival area. So, ito na nga, back to reality na naman tayo. Back to reality na naman, miss ko na naman yung probinsya. Ano ba yan? Actually, happiness is in the province, but the money is in the city, Manila. Charot. Charot lang. So, anyway, babalik naman tayo dun pag may time ulit, diba? Ganun talaga ang life ng OFW. Char. OFW ang peg. Pero, nafe-feel ko ganun talaga siguro feeling. Kahit nasa Manila ka, ganun pa rin yung feeling. Parang ang layo mo sa pamilya mo. Siyempre, being a breadwinner is so hard. Alam mo yon. But, ano naman, it's part of life, it's part of growing. Kaya, move out in your ano bang tawag dyan, comfort zone. Umalis ka sa comfort zone mo, charot. So we are here waiting and our baggage. So yeah, mabilis lang naman nakuha guys yung mga baggage namin. Actually na overweight ako na 1 kilo, which binayaran ko na lang kasi hindi talaga okay pakiramdam ko guys, may menstruation ako, kaya nag ano talaga ako sa check-in area na baka sakali na pwede mag-change seat kasi nga naman, ano naman. So, we are on our way going out sa, dito sa, Naiya 3 to guys. Yeah, Manila is real. Tadan, tadan, tadan. Ang China gumao ko. Back to reality. On the way home, parang walang nangyari. Parang isang araw lang ako nagbakasyon. Grabe, no? 10 days, parang naging 1 day lang. Back to reality ulit. Anyong yerobun. So, medyo hindi okay yung boses ko for today. For continuation. So, it's been 1 week. Mago 1 week na today since dumating ako dito sa Manila. Yeah, the night na dumating ako, nagka-sore throat ako dahil ewan ko, piling ko sa drinks at saka sa init at lamig ng panahon. Tapos nagkalagnat ako. So, yeah. So, ngayon, parang on and off. Ewan ko bakit. After nilagnat ako hanggang Lunes, naging okay ako. And then, pero yung sore throat ko, parang tonsil at ngayon naging ubo na. Yung ubo ko na may, alam yung may laman. So, paiba-iba yung boses ko. Minsan habo, sobrang sakit na dito. Kakaubo ko. Medyo okay siya ngayon. Tapos nakainom ako ng gamot. So, hoping nga maging okay na to. Ang weather kasi dito sa Manila, minsan umulan. Yeah, one time umulan pagka-uwi ko dito. I don't know when was that time. Pero grabe yung init. So, tingin ko kaya continue yung ubo ko dahil sa aircon din. Yes, guys, kasi from night time to morning, naka-on yung aircon. And then, noon time, naka-on din. Pero na-off ko pag ako nandito sa bahay. So, I guess, ayun, nagkasakit tayo ng halos mag 1 week time may dinaramdam. Dahil sa ubo. Sipo naman, medyo watery nose ko pag umaga. Pero ngayon, medyo okay naman siya. Kaso nga lang, ito yung ubo at saka, ayan. Ubo lang.
So yeah, thank you so much for watching, guys. Update na kayo kung ano may update pa ba. Kasi medyo busy na papalo ako sa school for anyway, hindi ko talaga kailangan lahat i-share sa inyo kung mangyayari. Later on na lang, sa success na lang natin, makatatanggumpayan natin to. And you will know that in the future. Mga friends ko, alam nyo yun kung ano. But I was having so much fun in province at naging ganito yung katawan. Baka na overfatigue siguro, kaya nagkalagnat, ubusin po na, ganyan. So ngayon, guys, hoping maging okay na this week. And yeah, we're ready to strive again. So see you on my next vlog. Medyo mahaba na. Thank you.